4, sermon, napagalitan. Because the religious leaders prioritized religious regulation over a man's well-being, which sadly still happens today. Many religious leaders place policy above the well-being of the people. We should note here that Jesus prioritized the man's well-being over religious policy. May policy kasi na hindi ka dapat gagawa pag Sabat, naghimala siya. Tapos pinabuhat pa niya yung higaan ng lalaki. Jesus broke religious law to minister to people. Like he did to the woman caught in adultery. He broke the law of Moses and not got her stoned to death. Like Jesus broke the religious policy on talking with Samaritans and women at that when he talked to the woman at the well. Like Jesus broke religious taboo when he allowed Mary to sit at his feet and learn together with the men and not join Martha, her sister, in the kitchen. Ganon din naman, nilabag ng Panginoon ang religious law nung hinawakan niya yung bangkay ng anak na binata ng babaeng widow sa Nain. Nang siya ay humawak ng mga may ketong, nang siya ay mananghali sa bahay ni Zacchaeus, who was a sinner, when he dined often with sinners and tax collectors, the Lord was breaking all the religious law to make heaven accessible to people, to reach out to people, to touch their lives, and to set them free from the oppression of the religious authorities. People need Jesus, not these religious authorities, not these religious laws. This is the obvious message of the miracle of Jesus. Ba't maghihintay pa bukas kung pwede na ngayon na pagpagaling? At bakit hindi bubuhatin yung higaan? Mark 2:27, Jesus finished by saying, "People were not made for the good of the Sabbath. The Sabbath was made for the good of people." Ang dapat recipient at the end of the day are the people, not the religious system, not the religious leaders, or not the letter of the law. The law was for the benefit of the people, not for enslavement, just so that the law would be obeyed no matter what. Ngayon, maraming Christian, ginawa na rin idol yung day na Sunday. Sunday, dapat nasa church ka. Kahit naghihingalo yung nanay mo sa probinsya, church muna. Anniversary ng mga magulang mo sa malayong probinsya, hindi pwede umabsent sa church kasi Sunday is for God. Another props. You can worship any day. And there are 52 Sundays in a year. Huwag ka lang umabsent siguro ng more than 5 dahil lang umattend ka sa ganito at sa ganon. Pero hindi naman yung talaga kailangan maging alipin ka ng Linggo. Kung meron kang kailangan gawin, dapat gawin o mabuting gawin. Kasi kung sinabi ni Lord, Sabbath was made for man, eh di ganun din yung Sunday. Pero huwag naman langing gawing lisensya yon para kahit wala namang kabagay-bagay, absent ka na. Pero dapat kung kailangan, you are free because Jesus sets us free. Hindi tayo slave ng religious law. The blood of Jesus saves us and sets us free. Pinakamalaking institution yan sa Israel, Sabbath. Malaking issue. Ano ginawa ni Lord? Balik-balik pa ulit-ulit that it was broken to be kind, to minister to people, and to send a very clear message to the nation that people are not to be enslaved by these religious laws. They were given so people could be free. The law of the Sabbath was given to employers so that their employees could have one day of rest. It is not to be obeyed kahit namamatay ka na sa pag-obey para sa ikabubuti. Ganun din dapat ang mga religious policies. At the end of the day, you ask yourself, ikakabuti ba ito ng mga tao or not? O basta kailangan ma-implement kahit sila masaktan, kahit sila masira o mawasak. It has got to be reviewed. So balik tayo sa John 5, this time verse 11. But he replied, ito yung pinagaling, "The man who healed me told me to pick up my mat and walk." So eh, bakit ka nagbubuhat? Yung ba alam ang Sabat? Eh, yun po nagpagaling sa akin eh. Buhatin ko daw ito at maglakad, edi sinunod ko.
In other words, ang sinunod niya kung sino yung nagpagaling sa kanya, hindi yung mga Pharisees na ito na hindi naman nakakapagpagaling, ay utos ng utos. Yan, yeah, sinunod ko po. Natural lang. Sino ba susundin ko? Eh, siya nagpagaling sa akin. So the man obeyed Jesus who healed him and gave him relief, comfort, and freedom instead of some fossilized religious law that never helped him anyway. Sumunod siya. John 5:12 and so on. They ask him, "Who is this man that told you to pick up your mat and walk?" It's a most interesting question. A man was crippled for 38 years. Finally, he could walk, and not only walk, he could help himself carry his own mat. Ang tanong ng mga religious leaders, sino ang nag-utos sa iyo na buhatin yan? They were focusing on the lapse against the law. Dapat ang itinanong nila, sino nagpagaling sa iyo? Kasi yun ang storya, gumaling siya. Pero hindi. Sabi niya, sino ang nag-utos sa iyo na labagin ang batas? So alam natin ang pinapahalagahan ng mga religious leaders. Yung policy nila, hindi yung pagkakagaling ng tao. Verse 13, but he did not know who Jesus was, and Jesus left because of the crowd. Later, Jesus met the man in the temple and told him, "You are now well, but don't sin anymore, or something worse might happen to you." Nakita muli ang dalawa sa templo. At sabi ni Lord, "Oh, kita mo na, galing ka na. Tigilan mo na ang pagkakasala. Tigilan mo ang kasalanan dahil baka mas malala pa ang umabot sa iyo ngayong gumaling ka na." So apparently, the man's affliction was caused by sin. That's why Jesus said, "Stop sinning or something worse will happen to you." It goes without saying that what caused his being crippled was related to a sinful lifestyle. Now that Jesus had healed him, he had the responsibility to stay well, meaning to keep away from sinful living. Mga kapatid, lahat tayo pinagaling na ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Meron yung big time na pagpapagaling from the penalty of sin. Ngayon, meron mga pang-araw-araw na pagpapagaling kung tayo ay humihingi ng kapatawaran. Pero sabi niya, pakinggan natin, napagaling na kita, huwag ka nang bumalik sa dati mong uri ng pamumuhay at malamang mas masahol pang aabot sa iyo. Pag nakaranas sa tayo ng pagpapagaling ng Panginoon, nahipo na tayo, may responsibility naman tayo to stay clean. We have been cleansed once by the blood of Jesus. We have to work hard every day to stay clean, not to be cleansed unto salvation because the Lord of Jesus already did that. Pero meron naman tayong kooperasyon dapat na ginagawa. We cannot stay clean 100% on our own effort, pero at least may effort ka dapat. Yung kulang na lang ang i-charge mo kay Lord, hindi yung simula pa lang charge na agad. People who are saved, who are healed, people who are blessed, are to live sinful lifestyles. Bilang pasalamat sa Diyos, bilang pagtanaw ng utang na loob, at para maiwasan na mabinat, dapat pag nalinis ka na, napatawad ka na, pinagpala ka na ng Panginoon, ayusin ang buhay. Go and sin no more. Yan ang bili ni Jesus sa babae na babatuhin sana dahil nahuling sa akto, pero hindi niya ipinabato, pero sabi niya, go and sin no more. John 5, verse 15 and 16. The man left and told the leaders that Jesus was the one who had healed him. They started making a lot of trouble for Jesus because he did things like this on the Sabbath. Sa palagay niyo ba yung gumagawa lang ng mali ang nalalagay sa gulo? No. Yung gumagawa din ng tama at mabuti, ginugulo ng mga hindi tama at hindi mabubuting tao tulad ng nangyari sa Panginoon. Bakit siya ngayon pinagbalakan ng masama nito mga religious leaders? Dahil ba may ginawa siyang masama? No. Dahil may ginawa siyang mabuti na hindi nila ginagawa at hindi nila kayang gawin. Blind, bookish, and traditional religious leaders oppose
the liberating and comforting ministrations of Jesus. Marami kasi mga leaders, power trippers. Maraming leaders, they want control of people. So their policies are very controlling. And it empowers them to control people. Kaya ayaw nila yung freedom that the Lord preached. Such leaders are addicted to controlling people with regulations that do not and cannot heal nor comfort. Sabi ng Panginoon sa Matthew 23:4, about this type of leaders, they pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help. Pinapabigat lang nila lalo ang buhay ng mga mananampalataya. Mayroong mga religious teachings, religious regulations, religious leaders, religious groups na bumigat lalo ang buhay ng mga tao nung dapuan nila. Hindi lumaya, lalong dumami ang tali. Hindi gumaan, lalong bumigat ang buhay. Dahil nagkaroon sila ng mga bagong amo na kinokontrol lang kanilang buhay kahit wala namang mabuting nagagawa sa kanila. Maraming religious practices, pampahira, pampabigat, pampasikip ng hininga. At maraming mga tao na bibiktima tuloy. Kaya nagagalit ang Panginoon sa ganito mga religious systems. Sabi niya sa mga Pharisees, "Woe to you, scribes and Pharisees! You travel over land and sea to win a single convert. And when he has become one, you turn him to be twice as much a son of hell as you are." Yun ang kanyang sinasabi. Maraming tao napapahamak, napapasama pa dahil nakilala kayo, dahil na missionan ninyo, dahil na kulto ninyo, naturuan ninyo, na indoctrinate nyo, lalong humirap ang buhay. Now back to John 5:17 and so on. But Jesus said, "My Father has never stopped working, and that is why I keep on working." Pinapaliwanag niya bakit kahit sabak, gumagawa siya. Now the leaders wanted to kill Jesus for two reasons. First, he had broken the law of the Sabbath. But even worse, he had said that God was his Father, which made him equal with God. On both counts, the religious leaders were wrong to have been offended, but they were angry anyway. Jesus broke the oppressive religious law to heal, to love, to give relief and comfort. This is our Jesus. This is our Savior. This is Jesus, our friend. Dapat nating ihiwalay siya dun sa mga religious practices that are against his doctrine of love, his command to love. That Jesus' love does not wait. Jesus' love does not make you wait. Hindi ka kailangan magkaroon ng props. Hindi mo kailangan makipagkarera. Hindi mo kailangan yung tubig. Diretso na sa kanya na. Children of God, bypass the props to well-being, to joy, to peace. Kumisan ang props natin, tao. Nakita niyo yung babae sa Samaria, doon sa may balon. Nakakalimang asawa na. At yung lalaking nasa bahay niya nung oras na yun, hindi niya asawa. Kasi yun ang props niya sa buhay, lalaki. Parang kailangan niya ng lalaki para sumaya. Nakakaanim na nga, hindi pa masaya eh. Baka abuti na siya ng 70-80 anos hanggang maging 20 na ang naging lalaki sa buhay niya, hindi pa rin masaya. Bypass these props that don't give you any benefit or peace or wellness. Go direct to Christ. Yung iba ang mga props, kailangan drugs. Kailangan alak para makalimot. Kailangan ganito, kailangan ganun ang mga props. Ano mga props natin sa buhay? Sa paghahanap natin ng kagalingan, kasiyahan, kapayapaan. Tao ba? Bagay ba? Ritual ba? Religion ba? With Jesus, there is no need for props. No need to be oppressed by exact formula or location or schedule. No need for needless fasting that is used only to bribe God. For pilgrimages, God is everywhere. Sabi niya sa babae din sa Samaria, "Time is coming and it has now come when the true worshiper of God will worship neither in Jerusalem nor in Samaria, because they will worship God who will be in their hearts."
pinalapit ni Jesus ang langit sa tao. Hindi na kailangan maglakbay. Hindi na kailangan maghirap. No need to self-flagellate. You don't need agents. You don't need intercessors. You don't need hardship and complication. Jesus is just a prayer away. Let the love, let the power of Jesus come to you directly. Hindi na natin kailangan dumaan kung kani-kanino at kung saan-saan. Enjoy ease with Jesus. And let people enjoy ease with Jesus also. Huwag natin pahirapin ang mga tao, pahirapin sa kanila na lumapit sa Diyos. Puro regulasyon. What are your props? What are your addictions? Mahirap maging addict to anything, to anyone, because you will not be free. What limits you from receiving God's blessing? Dahil doon ka nalang tumitig sa tubig? Nakontento ka nang makipagkarera at makipagunahan kahit di ka naman nauuna kahit kailan? Nakontento ka na na tumunga nga lagi araw-araw naghihintay sa blessing na di naman dumarating? Bring your case directly to Jesus. What are your needs? Physical needs? Physical health and well-being and strength? Is it emotional? Is it spiritual? Jesus is the answer. Bring your cause to Jesus. Sabi niya, I have come that people may have life and have them abundantly. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. Like the rest that he gave to this man who was forever waiting for the water to move and waiting for someone to help him get into the water, the Lord gave him rest. He said, don't think of that. Pick up your mat and walk. And this is the same message that Jesus gives us today. Ano yung kinatalian mo na kapatid na mat? Diyan ka nalang lagi nakaratay. Diyan ka nalang lumuluma. Diyan ka nalang humihina. Stand up, pick it up, and walk. Get a life. And this life is in Jesus. No need for anyone or for anything or any formula. Just believe in the Lord. Then pick up your mat and walk. Dear God, we thank you na pwede kaming lumapit sa inyo directly through Jesus. Hindi namin kailangan ng religious witchcraft or formula. Hindi namin kailangan lagi mag-abang, maghintay, makipag-contest. Because your grace is abundant and available to us anytime, anywhere. Buksan niyo ang mata namin para makita namin, Panginoon, yung aming mga addictions. Makita namin yung aming mga props. Sinasandalan na wala namang itinudulot sa aming security. Makalaya kami sa mga ganitong uri, Panginoon, ng dependence so that we can be free to receive your grace, to receive it without having to pay the needless prices because Jesus paid the price. Mga kapatid, pagbulay-bulayan natin that you don't need props. Truth to tell, it's good that there are people around us, they add value and beauty to our lives, but we don't really need people when we have God. Masarap na addition, pero unahin ang Diyos. Hindi talaga natin kailangan yung mga ating nakakahina, kaugalian ng mga nakasanayan, sinasandalan, pinangahawakan, kinakapitan. Kay Lord tayo kumapit. Hindi sa ating mga nagiging amu-amuhan na sinusundan-sundan. Dear God, buksan niyo po mata namin para makita namin kung meron kami mga religious and spiritual addictions, needless props in our lives, so we can be free to worship you, even if it's a Sabbath or despite the Sabbath. Teach us. Teach us, O God, to go directly to you and bless us as we go directly to you. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, kung anong personal application natin dito sa ilang saglit ng tahimik na pakikipagniig sa ating Ama sa Langit. Thank you.
Our very best to you. In Jesus' name, amen.